Ito po ang pagkakita kung ano at sino si General Bantag. Andyan po yung ating monitor. Yung ating ano, ready na ba? Kukunin na lang natin yung video para ipin. Boss, ready ka na? Ready! O mga kaibigan, all eyes sa ating monitor. Ito po ang video presentation for Apo Yusek General Bantag. Pulis ito. Na demanda ito kasi mabuti na lang nandito si Batag. Tumindi ka nga para makilala ka. Yan ang nilagay ko sa munting lupa. Yun. Ngayon, wala na. Wala na. Ano? Figure that shit lang. Pulis ito. Na demanda ito kasi yung isang silda, puro durugista. Ayaw ko, basta istasyonan, nabitaw ng dalawang granada, umot. Eh, sabi ko, demanda ng multiple murder. Kung nalaman ko, sabi ko, fulfillment of duty yan. So, this way, acquitted yung kaso. Sabi ko talaga, tutulungan ko. Siligay ko ngayon sa munting lupa. Pari wala nang marayot-rayot. Ano yung ifugaw, no? Ifugaw ka. Hindi ko nilang yan ang ifugaw. Hindi ko sir, salamat po. Ngayon, malinis na ako. Behave talaga lahat ng preso. Para salamat din po. Napapagalan na po sa pag-aaral ko ito. Hindi po po. Hindi po po. Hindi po puro tao. Magas pang ako. Para ayusin ang mga. Para po sabi ko, hindi ha, namin sa sayo. Kaya kayo, mga siwan na bago. Ang plano natin. Madam Clora, salamat po. I-professionalize talaga ang nyo. Para sa mga generasyon, nangiti ko na! Gagawin mo tayo ng technical working group para ito ang pares ng katulad ng BIN in 5 euro. Malungki na pinatanggap ang sinuwan. I-work out natin ito para magkasini. Kaleban ninyo ang Bureau of Jail Management and Technology, ang Philippine National Police, ang Bureau of Fire Protection. At dyan ang gagaling din
ang magiging director ng Bureau. Hindi tayo aasa, hindi tayo at the mercy of the President kung sino lang naging ano, presidente, ibigay kung sino. Hindi! Tulungan nyo! Kami, tayo, ang Bureau. Bantay sarado ng police at Coast Guard. Pinagmamasok at binamitan na ng backhoe ng mga taga-Bureau of Corrections ang paghubad sa mga kubot sa loob ng National Security Compound sa Bujulugod Prison. Yung nauna kasi talaga ng mga priority. Priority dahil nandun yung mga drug lords. Over-congestion ang dahilan kung bakit napayagat ang mga kubo sa loob ng DVD. Pero ang minagawang glucose na malaking hamon ito sa kanila dahil hindi na nila natutukas ang mga preso na nasa kubo. Nagkataroon sila ng privacy. Kung may privacy ka, kaya mong gawin ang mga kong gawin. Pwedeng tumawag ka sa cellphone, pwedeng magsabu ka doon, sabu lang sa cellphone. Lahat na lang negative, pwede na lang gawin. Kasama na rin yun. Kasi mga bayan ng anak, inaamod ang mga katali, matatalas na bagay, at iba pang kontrabando sa sinagawang dimensyon. Kapalit naman ng mga binabang kubol ang itinas ng common area at sa mga preso. Ang pagkakaunawa ko rin kasi sa sinasabing kalayaan ay ang kalayaan paggawa na. Ang alam mong mabuti, established rules of conduct, pagiging leader natin lahat, at sa nakikita natin yung iba kasi dito na-distribute na sa mga ibang UPTF natin, yan ang nakikita ko talagang independence. Yung iba nating contract, sabi ko nga, mga trucks din, basta sa 250F na. Yan ang nakikita nating kalayaan. Kalayaan dahil hindi ka na kailangan humingi ng saklulo sa ibang ahensya ng gobyerno. Ever since kasi na dumating ang team namin dito, wala kaming ibang inisip kundi professionalize. Siyempre, gusto rin namin atpar ang view ko sa mga line bureaus ng DILG. Kasama na yung pagre-recruit namin ng mga bagong mga kung tawagin lateral entry o mga officers. Hindi lang yan, may plano pa nga na gumawa kami ng sarili ng academy. At yun ay sa tulong ng Philippine Public Safety College under naman ng DILG yan. Nagkaroon na kami ng Officer Senior Executive Course. Marami na nag-undergo ng ganung course, natapos naman. Kailangan kasi nating ilipat ang living prison maximum, medium, at minimum sa ibang lugar na. Ay dahil na marami nakabaon dyan ng mga armories. Nandiyan lahat ang klase ng mga nakakamatay ng hako. Kailangan natin ilipat yan. Proud talaga ako sa mga kasamahan ko dito. Yung team namin dumating dito. Marami silang suggestions, recommendations na ginawa naman namin. Kung wala naman sila, eh wala rin akong magagawa. Palaging kong inuulit-ulit yan. Na very proud ako at tuwang-tuwa ako na nandiyan sila. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo ay isang Pilipino. Sa hangarin at mga sakit ng ating minamahal na direktor na patuloy na papaglingkuran ang mga PDL, sa araw na ito ay sama-sama nating inulunsad ang libreng sakay para sa mga dalaw ng aking mga PDL. Ito ninyo na ginawa na pag-iisip ng ating direktor general ay para po magigyan po kayo ng karapat-dapat servisyo. At ito po ay para sa mga binibisita ninyong PDL. Talagpakan po natin ang ating direktor general. Isa lang po ito sa proyekto na pinapatupad ng ating Director General.
General. At marami pa pong iisip na ikabubuti ng ating mga persons at private liberty at pakiwari ng mga nagmamahal sa kanila. Asahan niyo po na hindi naman ito yung umpisa, hindi naman ito dito magpapapos. Ending ko muna po ah, ending ko, baka maubusan po ako materya. Mamaya pagka magsasalita na si Nietzsche Bantag.